Kung pupunta tayo sa Mindanao, makikilala natin ang isang manok na mayroong kakaibang kulay at kakaibang kwento. Malamang ikilala mo na o maaring narinig mo na ang nilalang na ito, ang saring manok. In fact, minsan din ito naging logo ng ABS-CBN o yung nakikita natin kapag pinapalabas sa ABS-CBN. Ayon sa research, ang saring manok ay mula sa totem bird o sinasamba ng mga taga Maranao na kanilang kinilala bilang Itotoro. Ayon sa mga taga Maranao, si Itotoro ang nagsisilbing tagapagbigay ng mensahe o kaalaman patungkol sa mundo ng mga espiritu. Ang mga kaalaman na ito ay ipinapasa sa kanya ng kanyang kakambal na tinatawag namang Inikadoa. Ayon sa mga historia, ang saring manok ay maaari ding kilalanin bilang Papanok. Pero ito ay babaeng anyo ng isang maalamat na ibon ng mga taga Maranao. Ang sari, ang ibig sabihin ay damit o hindi naman isang kasuotan na nagtataglay ng iba't ibang kulay. Dahil sa kakaibang kulay ng manok na ito, dito siya mas lalong nakilala. Sa tagal ng panahon patungkol sa nilalang na ito, nagkaroon na din ito ng iba't ibang bersyon. Nariyan ang mga paniniwala na ito ay isang anak ng Sultan ng Lanao. Si Sari ay labis na mahalaga at minamahal ng kanyang ama at maging ng mga taong pinapangalagaan ito dahil sa kanyang kagandahan at kabaitan. Sa pagdiriwang ng kanyang 18 taong gulang, dumating ang isang manok na nagtataglay ng maliwanag na pakpak. Sa gitna ng kasiyahan, napatigil ang lahat ng tao dahil sa pagdapo ng napakagandang manok. Mas lalong nagulat ang mga tao noong mag-iba ang anyo ng manok at ito ay naging isang prinsipe. Ipinaliwanag ng prinsipe na mula pa noong bata si Sari ay binantayan at inalalayan na niya ang dalaga. Ang kanyang 18 kaarawan ang hudyat upang kuhanin at isama na ang napakagandang dalaga. Doon nga ay agad itong bumalik sa pagiging manok at dinakip ang anak ng Sultan. At magmula noon ay hindi na muling nakita pa ang dalaga. Dahil sa galit ng Sultan, ipinatawag niya ang pinakamagaling na manguukit sa kanilang lugar. At doon inutusan niya itong umukit sa kahoy ng isang manok na siyang dumakip sa kanyang pinakamamahal na anak. Ayon naman sa ilan pang mga kwento, ang saring manok ay sinakyan ng dalawang taong nagmamahalan. Ito ay kwento patungkol kina Raja Indrapatra at ang diyosa ng buwan ng Maranao na bumababa sa mundo tuwing sasapit ang araw ng Biyernes. Sa labis na pagmamahal ng raha sa diyosa, sumama ito sa mundo ng diyosa sakay ng saring manok. Ayon naman sa Islamic legend, ang kanilang kinikilala na propeta na si Muhammad ay nakahanap ng isang manok sa pagpunta niya sa pinakaunang bahagi ng 7 kalangitan. Sa sobrang laki ng manok na ito, abot na nito ang 2 bahagi ng langit. Ang boses ng manok na ito ang nakakapagpagising sa bawat nilalang na nabubuhay sa mundo, pero hindi kasama dito ang mga tao. Ayon sa paniniwala ng Islam, kung sakaling tumigil ang tilao o ang ingay na ginagawa ng malaking manok na ito, ito na din ang panahon kung saan hahatulan ang buong sangkatauhan. Sa paglalarawan ng mga taga Maranao sa nilalang na ito, inuukit at iginuguhit nila ang sari manok na nagtataglay ng makukulay na pakpak at maging mga balahibo at kasama na din ang mahabang buntot nito na may iba't ibang kulay. Makikita ito na mayroong dalang isda sa kanyang tuka. Ang palong ng manok na ito ay inilalarawan bilang paikot na kinikilala bilang simbolo ng magandang buhay o kapalaran. Sa panahon ngayon, ang larawan ng isang saring manok ay makikita sa payong na ginagamit ng isang sultan o isang mataas na tao sa Islam. Ginagamit din ng Mindanao State University ang saring manok sa kanilang pagdiriwang ng pagtatapos ng mga estudyante at sa iba pang mahalagang bagay. Mas lalo namang nakilala ang saring manok sa tulong ng isang visual artist na kinilala bilang si Abdul Mari Asia Imao
na mula sa Philippine National Artist. Ginamit niyang disenyo ang sari manok para sa ilang mga likha na kanyang nagawa. Para naman sa Far Eastern University o FEU, makikita sa kanilang seal coat of arm ang imahe ng sari manok. Makikita din sa coat of arms ng FEU ang kulay gintong bituin na mayroong walong patusok na sinag. Kinikilala ang sari manok bilang maalamat na ibon na nagtataglay ng iba't ibang kulay na nagsisimbolo ng isang matapang, makabayan at pagkakaroon ng matibay na paniniwala sa bansa na kanyang kinabibilangan. Ito na mismo ang kakayahan at kaugalian na nais ituro sa mga nag-aaral sa universidad na ito. Dahil nga ang FEU na din ang pinakaunang universidad sa Pilipinas na pinondohan ng isang Pinoy na si Dr. Nicanor Reyes Sr., nais nilang lagyan ng tatak Pinoy ang bawat bagay na ginagawa at ipinapatupad sa universidad. Noong taong 1993, ginamit naman ng ABS-CBN ang sari manok bilang station ID at ang sari manok din ang naging simbolo ng kanilang pagkakakilanlan hanggang 1999. Noong taong 2004, ay ginamit muli ang sari manok sa telebisyon at ito nga ang naging simbolo ng regional broadcast ng istasyon. Noong taong 1998 naman, nanalo ang Pilipinas sa isang paligsahan ng isang float. Ang Tournament of Roses Parade ay ipinakita ang halos 55-foot na sari manok na ginawa ng Pinoy. Ito din ay nanalo bilang most beautiful float from outside US. Nagamit din ito bilang logo ng Spirit of Manila Airline mula noong 2011 hanggang 2012. Kung titignan sa ibang bansa, ang sari manok ay maihahalin tulad sa isang mahiwagang ibon na pinaniniwalaan sa Iran. Ang simorg na madalas ay inihahalin tulad sa isang phoenix na isa ding mythical creature. Makikilala din sa Norse mythology ang tinatawag na Vidopnir na makikitang nakaupo sa kinikilalang World Tree na Yggdrasil. Sa panahon ngayon, kinikilala pa din ang sari manok bilang isang makulay na manok. Pero teka lang ha, ang sari manok ay hindi tulad ng ibong Adarna. Parehas man na makulay ang dalawang nilalang na ito, ang sari manok ay isang manok at ang ibong Adarna naman, well, isang ibon na maaring makapagpagaling.